Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Siguro sa sobrang tagal na namin, nagsawa na siya sa akin kaya siya tumikim ng iba. Kami pa din hanggang ngayon pero alam ko na parehas na kaming hindi na masaya. Bored na kami with each other. Mahal ko pa din siya pero sapat na dahilan ba yon to stay together kahit hindi na ako masaya? Pansin ko hindi na lahat ng plano niya sa buhay para sa kanya lang at sa pamilya niya. Wale na ako sa eksena. Parang hindi naman niya nakikita ang future niya with me. Ano kaya ang mabuti kong gawin? Should I stay in this relationship o mas mabuti bang tapusin ko na lang? Ang inyong tambalanista, MJ. Si MJ ang isa sa mga taong alam niya na ang sagot sa mga tanong tinatanong niya pa. Diba? Alam niya na yung sagot sa tanong pero kailangan may mag-validate. Yan. Kailangan may magsabi sa kanya na oo, tama yung naiisip mo. Tama yung nararamdaman mo. Ganun. Diba? Kasi obviously maraming dahilan. Yan. Maraming dahilan para
maghiwalay na kayo. Una, hindi ka kasama sa plano niya. Tapos, ultimately, hindi na kayo masaya. Diba? Correct. Tapos, yung thoughts mo are always thoughts of anger kasi naaalala mo lagi yung pagkikeme niya sa iba. Naku, hindi magiging healthy ang relationship kung laging naiisip mo yan, friend. M-M-M. O, mga M-M sa iba. Eh, ang nakakabaliw pa dito, wala naman kayo noong mga time na nag-M-M han, diba? Alam mo na yung mga sagot, alam mo na yung sagot sa tanong eh, na you really have to let this person go because of a lot of reasons. Kailangan lang talaga may magsabi sa'yo, diba? Na girl! Ano na girl? Oh. Decision na girl. Kasi alam mo, pag hindi ka nag-desisyon, nag-stay ka lang dyan, edi, may ambag ka dito, ang ambag mo dito, wag kang umarte na hindi ka masaya. Oo. Diba? Wag kang, kasi inaalaw correct, mo din. Kasi inaalaw mo rin eh. Nagsistay ka sa relationship tapos nagreklamo ka. Ba't hindi ka masaya? Eh, nandiyan kayo pa rin eh. Diba? Parang, ano ba, MJ ha? Ganito, hindi parang ako nakakain eh. Parang ganito yan eh. Oh. Diba? Sa inuman, sasabihin mo, ano ba yan? Ang pangit ng lasa ng alak yan. Pero nakadalawang bote na correct, kayo. Correct, diba? Totoo. Every time na iinom ka, sukan-suka ka, pero inis nakadalawang ka, long neck na kayo. Tama. Nag-order ka pa ng isa, diba? Pero ayaw mo na, sabi mo sa sarili mo, hindi na uli na to. Ayaw diba? Lang uminom. Ano ba? Ang pangit ng lasa, nakakasuka. Shot pa nga dyan. Oh, diba? Ganon. Ganon-ganon ke. Ganyan ka. Yung yan. alam mo na nga, at sumusuka ka na. Yan. Sumusuka ka na, suray-suray ka na, tinawagan mo na yung mga ex mo, lahat ng mga hindi na mo dapat gawin. Pag normal ang pag-iisip mo, ginawa mo na. Correct. Diba? Tapos magtatanong ka, okay lang bang uminom pa? Kahit ang dami ng red flag, correct? Okay lang ba, inom pa ako? Kahit ganon. Sa totoo lang, ang dami ng negative na effect sa'yo. Totoo. Oh. Parang ganun din yan eh, yung kainuman mo malakas mamulutan, yung ang dami niyang reklamo sa pulutan pero siya yung nakakaubos. Correct. Ginawa niyang ulam. Pulutan niya, tas ginawa niyang ulam. Hindi naman masarap. Diba? Oh, matabang. Kainis. Ay, parang maalat din. Diba? Pero siya yung pulutan ng pulutan. Correct. Siya yung nakaubos ng spaghetti. Pulutan ganon. Nila spaghetti, bakit? Nangingialam ka. Kaya nagsusuka eh. Kapag suka yung spaghetti bar na paglabas carbonara. Puti na. Oh, alam ganon mo ka. Na, alam mo na MJ ang sagot. Obviously, correct. You're not happy. Ang contribution mo sa kwentong ito is you're still staying in that relationship kahit hindi ka happy. Correct. So yun yung ambag mo kasi you allow it to happen. Mm-hmm. Ganun. Trap ka sa ano, sa klase ng mindset na hindi ako aalis, kailangan ko ng jowa. Oo, parang mahal ko naman kasi talaga siya naman talaga yung pinangarap kong jowain, mga ganun. Oo, pero kung hindi ka naman masaya, di ba bakit mo pipilitin ang sarili mo na magstay sa isang sitwasyon na hindi nagbibigay ng happiness sa'yo? Tama. Di ba lagi sinasabi ng tambalan that man's ultimate goal in life is to be happy. Maging happy ka. Di ba, sa anumang klase ng ano yan, ng sitwasyon. Diba? So in this case, hindi ka happy sa relationship mo. Lagi ka pa nag-iisip tungkol sa keme niya sa iba. Oh. Paano na lang tayo diba? Dito, friend? Tanungin mo sarili mo, deserve mo ba ang ganitong klase ng relationship? Mm-hmm. Deserve mo ba yung araw-araw kang stress? Correct. Kasi araw-araw ka nag-iisip ng hindi maganda. Correct. Now, if your answer is no, then alam mo na ang sagot. Hahanap ka ng isang tao o ng isang klase ng relationship na magbibigay sa iyo ng happiness. Tama. And source of inspiration dapat ito. Correct. At hindi source of consumption. Totoo. Eh kung nako-constipate ay nako-complicate pala. Parang ganun eh. Hindi naman nagkakalayo eh. Oo, ganun yung feeling mo. Parang constipated. Diba ganun? Yung parang... Basta, ganun. Ganun yung hindi pakiramdam. Masaya. Correct. Alam mo, ulitin ko lang ha, akala lang natin na itong karelasyon natin, siya lang yung pwede magbigay sa atin ng pagmamahal na inaakala nating deserve natin. Oh. Pero ang hindi natin alam, meron pa pala magbibigay na mas matinding pagmamahal. Mas matindi. Oo. Mas bongga. Correct. Mas pangmalakasan na. Ganun. Ganyan, di ba? Akala lang natin, hindi rin tayo makaka-move on. Akala lang natin na... hindi tayo makaka-move forward sa mga current relationships natin kahit toxic. Correct. Well, tama ka dun sa part na yun. Akala mo lang yun. Pero sa totoo lang, pwede at posible. Totoo yun. So, piliin mo yung happiness mo. At alam mo, kung mahal mo din talaga itong jowa mo, gusto mo rin maging happy siya. Pareso ka hindi masaya eh. Meron talagang kanya-kanyang chapters. So, malamang sa chapter na ito ng buhay nyo, tapos na yan. It's time to tikim iba. Never say die. Tomorrow is another guy. Huwag titigil hanggat hindi nakakatikim ng iba.
Gunner. Parang dati ako sarap na sarap ako sa ano, sa Spanish bread partner. Mm. Na parang ito lang talaga yung paborito ko. Ito lang yung bread na pwede. Ang oo, pinakamasarap na bread ever. Oh. Totoo yan. Eh kaso nakatikim ng panderegla. Ayoko na pala ng Spanish bread. Mas masarap pala yung panderegla. At ang daming options. Ang dami pala ng tinapay sa estante na hindi mo lang nakikita. Tama. Kasi na-stuck ka doon sa paborito mong Spanish bread. Mm-mm. Ngayon, hindi Spanish bread yung binabaon ko. Puro biskotso. Yan. Pag pumunta ako ng mall, hinahanap ko yung may ano yung may ano sa ibabaw may floss. Oo, floss. Ganon. So, di ba? Gusto talaga ni partner yung may mga tinga sa ibabaw. Gusto niyo pa yung spicy, floss. Correct. Oo, yung floss ang sarap diba? Noon. Tapos iba pa yung Danish, ham and cheese. Oo. Iba pa yung ang feeling ay nasa loob sa yung merong budbud sa ibabaw, di ba? At pag na-realize mo, ang saya pala, no? Oo. Bakit ko pipili ding mas stuck sa isa? Ay nako, partner, yung mga bakery na gumagawa ng Spanish bread left the group. Sarap. Hindi, pero, di ba, totoo naman. Kaya naman, pag sa bakery, madaming options. Oo. Di ba? Kasi kanya-kanyang panlasa. So, akala mo lang, Spanish bread lang ang masarap, di ba? Mm. Pero ang hindi mo alam, ang dami palang pwedeng explore na masasaya ka pa pala. Totoo. Pero hindi naman namin sinasabing tikman mo lahat, di ba? Oo, hindi naman. Next week, tikman ko ano, Arabo, di ba? Next week, tikman ko Indian. Well, ganon. Ikaw nasa sayo naman yan. Hindi ka naman namin na pipigilan. Pero syempre, mukha ka namang a person who is into long-term relationships. Yan. So, hindi mo hahayaan na iba-iba yung partners mo. So, ang importantious lang din, i-let go muna kung alam mo naman sa sarili mo na masakit na siya sa ulo at hindi na kayo masaya. Totoo yun. Dapat masaya ka. Pag pumapasok ka sa isang relasyon, dapat inspired masaya ka. Although, hindi naman talaga laging masaya, ha? Yung nagsabing masaya ang relationship nako, mga ano po sila, mga sinungaling at kalahate. isang kilot isang guhit na kana na sinungaling, diba? Dahil ang totoo, it's not always a bed of roses, oh, diba? Pero alam mo naman kung kaya ko pang tiisin kasi mahal ko siya. Or sa may pinagdadaanan lang kasi kami, may pagsubok kami, kaya hindi ko pa ito i-give up. Sa talagang talamak na hindi na kayo masaya parehas. Correct. Diba? Malalaman at malalaman mo yan. Pero kaya saludo din ako sa mga kaibigan ko, mas pinipili nilang single. Mas masaya ganon. Daw. May oo, mga ganon. Hindi naman din natin sila masisisi. Kung yun ang trip niya, ayaw nila ng sakit sa ulo, di ba? Masakit kasi sa ulo yan. Alam mo, you don't believe everything that you see on social media. Hindi po porke parang ang saya-saya ng pamilya nila. At ang sweet-sweet na mga mag-jowang yan ay tunay na lagi silang ganyan. Ay, diba? Sabi ko siya, may kakilala akong ganyan. Ano ikausap ko lang kahapon. Ano? Eh. Oh, ano nangyari sa kausap mo kahapon? Kausap ko lang kahapon. Oh, eh. Ano daw? Oh, sabi niya, ay, nung isang araw nag-post sila ng mag-asawa. Sweet-sweet. Mm. Ayan. Oh, tapos, ko na. Oh, tapos. Tapos, ito nga kahapon. Oh. Nag-iiyak. Oh. Akala ko, sweet-sweet nyo kahapon. Oh, ay, huwag ka maniwala, peke yun. Oh, di ba? Totoo. Huwag ka maniwala. Di ba? Kunyari, nakita, ba't ka nandito ngayon? Oh. Nakita ko na sa Batanes ka, ha? Oh. Eh, last year pa yun, eh. Di ba? Ibig sabihin, mga ganon. You don't believe everything that you see on social media. So, kung correct, di porke mukhang sweet-sweetan, tunay na sweet yan. Oh. So, ang point lang natin kay MJ, minsan may ganon tayong feeling na, hindi, mag-hold on tayo kahit masakit sa ulo. Mag-hold on masabi tayo lang kahit, na medyo, kahit hindi na talaga kami masaya, kahit talagang puro akatoksikan na, hold on lang tayo, ganyan. Kasi mas masayang tingnan sa social media, hindi. Diba, ultimately, ang reality yung kailangan po nating intindihan. At ang realidad, hindi na kayo masaya. Masaya. O ito, pero ang mga masaya na nakatutok sa atin, yung mga kabisyo tambalanisa natin sa Pasig Mega Market. Uy! Hello po sa inyo, lalong-lalo na kay Ate Renz. Hello din sa ating loves na si Mama Wang ng Princess and Ronon Furniture na kanina. Hi! Dinelever na nila yung pasofa dun sa isang chuper na maswerteng sumali sa ating Feel Good Drive-Thru. Congratulations! Ang bongga naman. Ang bongga ng may pasofa. At kasama niya rin ang kanyang mga drivers sina Eric Makapagal, si Mark Angelo Saba, ang kanyang helper na si Alvin De Varas, videographer Taray na si Rodman Nicole Pacardo, and kay Jansen. Ingat kayo sa inyong biyahe! Dapat sa iyo, tawag ng Madam Weng. Madam Weng, oh, diba? Pamalakasan eh. Correct.
Ilan ang drivers na kasama? Dalawa. Tapos may helper at may videographer. May po magde-deliver lang, may videographer. Bonggang-bongga talaga. Iba din. O, ingat po kayo sa inyong biyahe. So, ganyan. Pwedeng mag-desisyon na maging masaya. Totoo yun. Diba? Pwedeng mag-desisyon na kasi ultimately, it is a choice. Diba? Hindi mo pwede sabihin, balik tayo kay MJ. MJ, hindi mo pwede sabihin, wala akong choice eh. Hindi eh. Choice mong mag-stay eh. Kahit hindi ka masaya. Totoo. O, diba? So, itong si Weng Palo ng Princess and Ronan Furniture, choice niya magdala ng videographer. Bakit? Gusto ko bongga eh. Ako eh. Oo. Oh, diba? Kasi choice. Vlogger ako eh. Correct. Bago ang content, magde-deliver akong sopa. Tama. Iba-vlog ko siya. Totoo. At ayoko nang ako lang ang magpipicture at magvideo. May videographer ako. Diba? So, panis ka, partner. Oo, wala akong videographer. Ako lahat. Panis, diba? Eh, syempre, Madam Weng yan, diba? Hindi, pero ganun. It is always, there's always a choice. Totoo yan. And in this life, mga kaibigan, no, tayo bilang tayo, we should always prioritize happiness. Yes. If you're not happy, don't do it. Huwag na. Yun lang yun. Huwag mo nang ituloy. Diba? Correct. Malalaman mo naman actually kung may pag-asa pa eh. Mm-hmm. Kasi ulitin lang natin, hindi naman laging, kasi baka ang isipin mo, hindi na ako happy, so wag na ganyan. Hindi malalaman, may mga malalaman mo rin naman talaga kung dapat pang ipaglaban. Totoo. Versus wala na talaga itong pag-asa. Because it's not always happy when you are in a relationship. Kaya kung papasok ka sa relasyon, tapos ang intention mo maging masaya lang, ay good luck, huwag ka nang pumasok. Walang ganon. Manood ka ng K-pop. Oo, correct. Manood ka ng K-drama, dyan ka lang. Diba? Dyan ka sa ilusyon. Sa K-drama lang nangyayari yan. Diba? Hindi ganun so, masyado sa correct. Buhay. Ang sa amin, ang feeling lang namin dito kay MJ, maaaring mali kami, di ba? Ang feeling lang namin dito sa kwento ni MJ, mukhang wala nang pag-asa, di ba? Pero ikaw din, MJ, ang makakasabi niyan kung wala na talagang pag-asa or this is just a phase that you're going through. Good luck sa'yo. Ang daming eksena kapag ka may relasyon. Alam mo na yung sagot. Kaya boom mo na yan. Oh, nandito lang kami para sigundahan yung opinion mo. Correct. O yung nararamdaman mo. At hindi masama na walang jowa, ah. Oo. Oh. Okay lang yun, okay lang na ang walang jowa. Kailangan correct. Pa bang memorize yan. Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chupin. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!